Magandang araw, ito na nga ang pinaka-aantay ng lahat, ang finals bakbakan sa pagitan ng Akari Chargers versus Kremlin Cool Smashers at Battle for Bronze naman sa pagitan ng PLDT versus Signal. Protesta ng PLDT sa di umanong net touch controversy sa semifinals sa laban nila ng Akari Chargers, ibinasura ng PVL management. PLDT confirm hindi maglalaro sa invitational conference. Ibang team sa PVL papalit. Ating kilalanin kung sino nga ba ang papalit sa kanilang pwesto. Bernadette Pons panalo kontra kay Ivy Laksina sa kanilang statistics sa quarterfinals at semifinals. At syempre, ibibigay po natin ang final prediction sa channel na ito sa Bekla Volleyball TV kung sino-sino nga ba ang posibleng makakuha ng mga award. Ito ay base lamang sa akin. Kung meron mang kayong napupusuan ay i-comment nyo na yan. At other PVL and volleyball related, lahat po natin pag-uusapan kayo. Before that guys, ay nakikiusap po ako. Huwag niyo lang pong kalimutan mag-like, comment, and subscribe and pa-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Pa-subscribe naman guys, maraming salamat. Bigyan na muna po natin ng preview ang magiging laban nga ng PLDT versus Signal at ng Kremlin versus Akari Chargers. Unahin na nga natin ang Battle for Bronze ng PLDT versus Signal. Magaganap nga ito ngayong araw, September 2, 2024 sa Smart Araneta Coliseum. Una maghaharap nga ang Signal versus PLDT 4 PM para sa pag-aagawa ng Bronze. Kitang-kita nga natin ang performance nila ng semifinals knockout na talaga namang deserve na deserve din nilang makapunta sa finals. Ngunit kinulang lang talaga. Pareho nga umabot ng 5 sets at dikit yung scores ng dalawang team na ito sa kanilang nakalaban na Akari at Kremlin, na masasabi natin na talaga namang hindi lugi ang mga nanood ng semifinals. The best din ang import ng dalawang team na ito na si Samuelenko at Perez. At kahit na ang mga local players ay unstoppable. Tiyak na magbabardugulan dito sina Samuelenko at itong si Perez. Molina versus Santos at Basas naman versus si Balios. Labanan din ang depensa ni Kat Arado versus Judith Abel na talaga namang nagpakitang gilas din sa depensa ngayong conference na ito. Bakbakan din ang mga galing na middle blocker, Reyes at Baron. Laban nga dito kay Meneses at Doria. Grabe talaga. Kaya kung ating titignan ay hindi natin alam kung sino ang mananalo dahil pareho magaling nga ang team na ito. Ngunit marami pa rin nagtatanong kung maglalaro pa nga ba ang PLDT sa Battle for Bronze. Dahil nga sa mainit na controversy sa net touch challenge na talaga namang dininay ng referee sa PBL. Dahil dito marami nagsilabasa na baka hindi na daw maglaro ang PLDT kahit sa Battle for Bronze. At nag-withdraw na rin ito sa PBL Invitational Conference na paparating. Lalong-lalo pa ibinasura ng PBL management ang kanilang protesta sa controversy ng net touch challenge. Ngunit sa tingin ko ay maglalaro pa sila ngayon sa Battle for Bronze dahil nga hindi pa naman tapos ang kanilang kontrata sa PBL. Kaya guys, kung kayo ang tatanungin, maglalaro pa ba kayo sa naging isyong iyon? Sa tingin nyo, tama ba ang ginawa ng PLDT? I-comment nyo na yan. Samantalang sa pag-withdraw nga ng PLDT sa Invitational Conference 2024, ay papalitan sila ng Farmfresh Foxes. Marami na sasabi na dapat daw yung fifth placer ang pumalit sa PLDT, which is yung Capital One Solar Spikers, dahil umabot nga at na-extend yung set kumpara laban sa Kremlin versus Petrogas ng quarterfinals. Kaya guys, okay lang ba sa inyo na ang ipalit nga sa PLDT ay ang Farmfresh? Kung kayo ang tatanungin, gusto nyo rin bang sana alas Pilipinas na lamang ang pumalit sa PLDT? Na sa ganun para lalo sila magkaroon ng connection sa isa't isa, i-comment nyo na. Samantalang pag-usapan natin at bigyan ng preview ang magiging laban din sa Battle for Gold ng Kremlin Cool Smashers versus Akari Chargers. Magaganap nga ito sa Smart Arena at Coliseum din 6 PM ngayong araw. Kaya naman kaabang-abang ito dahil nga Battle for Gold na ang magaganap na bakbakan. Matira matibay talaga dito. Nagkaroon man ng issue sa pagitan ng Akari versus PLDT, ngunit wala naman daw kasalanan dito ang Akari Chargers dahil referee daw ang nag-decide. Dahil dito kitang-kita rin ang mga posts sa social media ng PVL at One Sports sa nasabing pictures or video clip ng team na Akari, ngunit marami talaga ang galit
sa Akari Chargers dahil nga sa issue. Ngunit wala na tayong magagawa dito. At dahil dyan ay talaga namang suporta na lang natin ang laban ng championship sa pagitan ng Creamline versus Akari na inaabangan din ang lahat. Alam naman nating first time makapunta ng championship ng Akari Chargers at lumakas talaga sila ngayon. Grabe din talaga ang import si Okaro at bilang galing ni Ivy Laksina nang mapunta ito sa Akari Chargers. At nagkaroon na lang connection sa Akari itong si Soltones. Samahan pa ng mga galing na middle blocker katulad ni Seth Domingo na talaga namang maaasahan at veterans. Ngunit alam naman natin na palaban talaga ang Creamline, especially si Bernadette Pons, Stanton at Michelle Gumabaw na talaga namang unstoppable. Samahan pa rin na Panaga, Bea De Leon at Risa Sato. Grabe din ang depensa ng Creamline, especially si Kayla Atienza at din Lazaro Revilla. Kaya naman magiging maganda ang laban na ito at tiyak na talagang hindi malulugi ang manonood sa mismong venue dahil nga ang format ng championship ay talagang knockout kung sino ang manalo ngayon ay siya na ang champion at matatalo naman ay makukuha ang silver. Kaya good luck sa both teams. Sa tingin nyo, anong team kaya ang mga mananalo? I-comment nyo na yan. At ngayon naman ay ibigay po natin ang final prediction sa magaganap na awarding pagkatapos ng championship. Ito lamang ay base sa kanilang statistics o performance simula ng elimination, quarterfinals at semifinals. Ito nga ay prediction ng channel na ito at kung meron naman kayong talagang gusto o disturb naman nila ay i-comment nyo na lang. At yung ibibigay ang best middle blocker, best libero, best setter, best outside hitter, best opposite, best import, MVP at finals MVP. At syempre wag na po natin patagalin pa. Best libero, Kat Arado. Ito ay base sa kanyang statistics. Alam naman natin na magaling si Kayla Atienza. Ngunit sa elimination, quarterfinals at semifinals ay lamang si Kat Arado. Kaya sa tingin ko ay siya ang makakakuha ng best libero. Ano sa tingin nyo guys? Best setter naman, Kyle Negrito. No doubt, simula ng elimination, quarterfinals at semifinals, nasa rank 1 siya bilang best setter. At mataas ang portion to niya. Pangalawa sa kanya ay si Jel Cayuna. Best middle blocker naman, Majoy Baron. No doubt, nagpakitang gilas talaga ito. Hindi lamang sa elimination, kahit na sa semifinals kaya deserve niya kung siya ang mapipili. Sunod naman na best middle blocker, Jacqueline Acuna. Lagi nga siyang pasok sa top 10 sa elimination round pagdating sa individual stats at nakita naman natin ang kanyang performance sa semifinals kaya deserve niya naman kung siya ang mapipili. Humahabol sana sina Seth Domingo at Meneses ngunit parang kinula. Best opposite spikers naman si Michelle Gumabaw. Kitang kita nga natin na isa rin siya sa unstoppable especially sa opposite position kaya malaki ang chance niya makuha ang best opposite kaya good luck. Best outside hitter, no doubt Bernadette Pons ng Creamline. Grabe rin talaga itong si Bernadette dahil halimaw kung nasa court. Dahil isa lang naman siya sa may pinakamaraming naaambag na puntos at pasok siya sa top 10 kahilera niya pa ang mga import. Kaya deserve niya makuha ang best outside spikers. At second best outside spikers ay Ivy Laksina. Siya talaga yung matinding karibal nga ni Bernadette Pons hindi lamang sa best outside spikers pati sa pagiging MVP of the conference. Dahil kung stats ang pagbabasian ay hindi nagkakalayo, opensa at depensa. Ngunit pagdating sa quarterfinals at semifinals, mas lumamang si Bernadette Pons kay Ivy. Ito ay base sa stats. At sa elimination naman ay hindi nagkakalayo rin ang kanilang stats. Ngunit napakalaki ng chance na si Bernadette Pons ang magiging MVP of the conference. Kaya ano sa tingin nyo guys? At best import naman ng conference ay malaki ang chance ni Oli Okaro na makuha ito. Then hindi lamang dinala niya ang Akari Chargers for the first time sa finals ay kitang kita rin talaga ang galing niya. Frontline man o back row. Kaya deserve kung siya talaga. Finals MVP man ang pag-uusapan natin. Hindi malayong import ang mga kuha nito. Especially Stanton or Okaro. O di naman kaya Ivy Laksina or Bernadette Pons. At posible naman setter Kyle Negrito. O di naman kaya si Cal ng Akari Chargers. Kaya guys, anong say nyo? I-comment nyo na yan. At huwag kalimutan mag-like and subscribe for more updates.